long life. Now we feeling it again. Better hopes that we on this ride that never ends. Going all night. Can you feel this energy? This is where we're meant to be. Due to public insistent demand. Lahat na po yung kahilingan ng isa nating kaibigan. At pasensya na po, medyo natagalan dahil inanap pa natin yung ating files. Ang topic po na aking i-share ngayon ay tungkol po sa parking guard. Ano po ba ang parking guard? Ang isang parking guard o parking area guard ay madalas na tinutukoy bilang isang parking lot attendant o parking attendant ay gumaganap ng isang mahalagang papel upang matiyak ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga pasilidad, ng mga daanan o ng parking. Ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad ay maaaring mag-iba depende sa partikular na uri ng lugar, ng paradahan. Halimbawa ay mga pampublikong paradahan, maging mga pribadong garahe, at iba pang mga setup ng parking na ngayon ay may mga level-level, no? O may basement. Ngunit narito ang ilang karaniwang mga tungkulin at responsibilidad na nag-uugnay sa kanilang gampanin. Una ay ang matiyak ang safety and security, ang seguridad at kaligtasan ng mga tao at mga kliyente na kanilang pinaglilingkuran. Sinusubaybayan nilang mabuti ang mga parking area upang una ay maiwasan ang mga kaso ng pagnanakaw, paninira, at mga hindi autorisadong pag-access o pagpasok. Kinitiyak din nila ang kaligtasan ng mga naglalakad at ng mga sasakyan sa loob ng pasilidad kapag ito ay nakaparada. Niuulat o inire-report nila ang anumang mapunan nila o makita na kinahinalang aktibidad na maaring maging problema sa security sa kanilang mga security officer o mga kinauukulan na silang direktang may control at tawak sa kanila. At bilang mga parking security guard, ang isa sa kanilang mga gampanin ay ang traffic control. Kanilang dinidirekta ang mga sasakyan sa trapiko at kanilang ginagabayan ang mga driver sa mga available na parking space, sa mga peak hours o lalo na kapag masikip o halos puno na ang parking. Pinatutupad nila ang mga panuntunan at regulasyon sa loob at labas ng paradahan. Kabilang ang mga itinalagang lugar para sa paradahang may kapinsanan o yung mga PWD, maging sa mga paradahan sa loading zone o loading area, at mayroon din para sa mga fire lane, no? Sa mga makabagong mga parking area ngayon ay mayroong naka-alat na parking para sa mga bumbero at kapag mayroong fire incident. Tinitiyak nila na ang mga sasakyan ay nakaparada ng maayos at organisado sa maayos na paraan. At bilang mga parking area security guard, sila po ay sinanay din ng customer service sa paraang kanilang binabati ang mga customer ng magandang umaga po, good morning, sir ma'am. At sila ay nakahandang magbigay ng tulong sa mga nagtatanong. Halimbawa ay sambang elevator, service elevator, sambang stair, sambang exit, ang entrance.
lalo na sa mga panahon na napakaraming mga pumaparada na customer. Nagtuturo sila ng mga direksyon, impormasyon tungkol sa pasilidad, sa mga kalapit na atraksyon at mga iba pang serbisyo na hinihingi o tinatanong ng mga customer. Halimbawa na dyan ay saan ba ang may pinakamalapit na bangko o clinic, hospital at mga supermarket. Tinitiyak din nila na namomonitor ang flow o daloy ng mga sasakyan maging ng mga pedestrian sa pedestrian lane upang maiwasan ang congestion at posibleng aksidente. Tinitiyak din nila na ang mga sasakyan ay nakaparada ng maayos na hindi magdudulot ng obstruction sa mga traffic lanes, sa mga walkways, at iba pang mga sasakyan na nais pumarada. At kanilang minamanage ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan para ma-maintain na nila ang maayos na kaayusan, lalo na kapag sa pagbabayad sa mga teller upang maiwasan ang pagbabara at mabilis na makalabas o makapasok ang mga customer. Dati po ay may mga security na pinapayagan o ino-authorize na mangolekta ng bayad sa parking. Subalit sa panibago pong batas, yung pong Republic Act 11917 ay may kita pong pinagbabawal sa mga security guard ang gumawa ng iba pang mga gampanin katulad nga po ng paninigil sa parking, pagja-janitor at iba pa na hindi saklaw ng kanilang pagiging security. Yan po ay partikular na mababasa sa Rule 236 ng Code of Conduct of Security Professional sa Republic Act 11917. Inuulit ko po, sa bago pong batas ay pinagbabawal na ang mga ganitong tasking sa ating mga kasecurity yan sapagkat nawawala po yung kanilang focus, yung kanilang attention sa kanilang trabaho. At alam naman natin na mga masasamang loob, ang mga kriminal, ay ito ang inaabangan nila na ang ating mga security ay malito o mapokus ang attention sa ibang bagay. Kaya sa ating po mga kasekuritihan, basahin po ninyo ang Republic Act 11917. Partikular nga po ang Rule 236 sa Code of Conduct ng Security upang mas maintindihan at maunawaan ninyo ang nakasaad sa panibagong batas nito. Bilang mga parking security guard, dapat ay nai-insure natin, natitiyak natin ang mga parking equipment katulad ng mga ticket dispensers, yung mga gates at yung payments machines ay gumaganang maayos at tama. At kung meron man po mga nagmamalfunction, ito ay dapat nating i-report sa mga maintenance para po sa kaukulang action na kanilang gagawin o kung ito ay kinakailangang i-replace. Dapat na panatiliin din natin ang ating mga parking ay malinis at walang mga debris. At kung meron man tayong makikita ay agad natin ipagbigay alam sa mga maintenance o janitorial na naka-assign upang ito ay kanilang malinis at maiwasan din natin ang mga possible na aksidente. Maaring ito kapag kanilang natapakan ay madulas o masugat sila. At possible din na madamage ang gulong ng mga customer kung ito ay kanilang masasagasaan. Ang ating pong mga parking guard ay tinrain din at nakaanda sila na magbigay ng assistance in case of any emergencies katulad ng vehicle accidents, medical incidents, or fire.
At bilang mga security guard na nakatarga sa mga parking area, ay kabisado po nila ang kanilang location, ang kanilang AOR, at alam nila kung nasaan yung mga emergency equipment katulad ng fire extinguishers in case of emergency at maging yung mga emergency contact numbers. At alam po nila na ikayo ay i-guide doon sa pinakamalapit na fire exit para kayo ay ligtas na makalabas sa inyong kinaroroonan. Bilang mga parking guard ay napakahalaga na ang kanilang communication ay laging naka-open, nakabukas at na-maintain nila ang isang malinaw at epektibong komunikasyon sa mga personnel patulad sa mga parking attendants na kasama nila roon, sa mga kapwa nila security personnel at sa management ng kanilang kliyenteng pinaglilingkuran. At nakahanda po sila na magbigay ng assistance sa mga drivers in case na mga distress o anumang emergency at kinakailangan na sila ay respondihan ng ating mga security parking guards. At bilang parking guard, napakahalaga po na ang mga records, ang kanilang journal o logbooks ay from time to time may kanilang nai-re-record yung mga sasakyan na dumarating, umaalis. At meron pa nga silang sinasagaw mga early monitoring, niikot nila yan. Meron din silang counting per hour, nai-re-record nila yan. Ilan yung lumabas, ilan yung dumating. At maging yung mga dapat na i-report, halimbawa ay may nabasag o basag o may bangga, yan ay kasama sa kanilang trabaho. At maging yung mga nakakaiwan ng mga susi, may mga nakabukas na pinto o bintana, yan po ay kanilang inire-report immediately sa kanilang supervisor. Bilang mga parking guard, sila po ay sinanay din na pangisawaan ng professional ang mga reklamo ng mga customer. Halimbawa ay ang hindi pagkakaunawaan o salungatan na minsan po ay talaga nangyayari sa parking sa pagitan po ng dalawang customer. At ito po ay kanilang professional na hinahandle na may tinatawag na empatya o empathy. Wala silang kinikilingan, namamagitan po sila at kanila pong pinatutupad at sinusunod ang mga itinatag na pamamaraan o yung mga rules and regulation para sa pagtugon at paglutas ng mga suliranin ng mga customer na idinudulog sa kanila. At bilang sila nga po ang itinalaga na mga siwa ng seguridad at ng safety sa parking area, kinakailangan po na sila mismo ay marunong sumunod sa mga regulasyon na ipinatutupad at sila ay dapat na pamilyar sa mga lokal na regulation, sa paradahan, ordinansa at mga patakaran. At kinakailangan na kanilang tiyakin na ang mga kliyente o mga customer na pumaparada ay sumusunod upang magkaroon ng maayos na relationship ang mga gwardiya sa customer at wala pong nagiging problema sa buong panahon ng kanilang pagduty. At anumang mga pagbabago na pinatutupad ng mga palatuntunan o ordinansa sa paradahan ay agad nilang ipinapaalam katulad ng pagtataas ng presyo ng halaga ng parking. At ang mga security rin po ay inaatasan sapagkat yan po ay shifting na kanilang i-turn over ng malinaw, maayos, na nakasulat sa kanilang logbook, yung mga information na dapat nilang isulat at ipaalam sa papalit na security at mga parking attendant. At ang isa po sa mahigpit na itinatagubilin sa kanila ay yung personal appearance. Maging professional ang kanilang itsura, panatiliin ang isang maayos at professional na itsura
sa pamamagitan ng pagsusuot ng malinis at maayos na uniforme, lansyado, angkop na kasuotan, at ang mga bantay po sa parking area ay may mahalagang papel na ginagampanan upang sa paglikha ng isang positibong customer satisfaction ay matiyak nila at maipagkaloob nila ang maayos na serbisyo na safe at ligtas para sa lahat, na napananatili nila ang kaayusan ng pasilidad ng paradahan, at dapat po silang maging matulungin, responsable, at may kakayahang pangasiwaan ng iba't ibang mga sitwasyon na maaari nilang ma-encounter sa panahon ng kanilang pag-duty, na ito ay kanilang ginagawa ng may pagka-professionalismo. At ang kanilang kagandahang loob, bukod pa rito ay patuloy ang kanilang mga pagsasanay at training upang maging mas familiar pa sa mga partikular na paraan o pamamaraan at patakaran ng mga pasilidad na kanilang tinatanuran at binabantayan upang maging epektibo po ang kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Inuulit ko po, depende po sa setup ng parking area na inyong binabantayan, ay maaari pong mag-iba ang mga patakaran at alituntunin na pinatutupad. Muli, maraming salamat po. Sumayin niyo muli ang F. Santos, Munting Kalaman. Sana po ay may natutunan po tayo. Maraming maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ingat po tayong palagi. Bye-bye!